It's game day na naman ni Kai Soto. And it is expected na bubulusok na naman ang laro niya ngayon. At makuha ang panalo as the Hiroshima Dragonflies takes on the Shiga Lake Stars featuring fellow Filipino import na si Kiefer Ravenna. And in this video, ay tutukan natin ang comparative team statistics upang magkaroon tayo ng better idea kung gaano kagaling ang Shiga Lake Stars ang team ni Kiefer Ravenna. In terms of standings, ay nasa upper bracket ang team ni Kai Soto at nasa pang-anim na pwesto overall, samantalang ang Shiga Lake Stars ay nasa dulo naman ng standing at rank number 22. In other words, tapatan ito ng malakas na team at mahina na team. Pero knowing sa parity ng Japan B-League, ay kahit sinong mayroong chance na manalo, pero in this case, I will put my bets on Kai Soto and the Hiroshima Dragonflies na makuha ang isa na namang panalo to solidify their playoff bid. Ang Hiroshima Dragonflies ay meron ng 38 wins versus 15 losses, samantalang ang Shiga Lake Stars naman ay meron lamang 13 wins to show against 41 losses. Kaya ilista mo na ang panalo para kay Kai Soto at ng Hiroshima Dragonflies dahil according sa advanced statistics ay mayroong 93% winning percentage ang Hiroshima Dragonflies over Shiga Lake Stars na meron lamang 7% winning chance. Masyadong napakalayo ng agwat at parang isang malaking mismatch ang tapatang Hiroshima Dragonflies at Shiga Lake Stars. At ngayon tingnan natin ang last 5 games ng Hiroshima Dragonflies at ng Shiga Lake Stars. Uunahin natin ang Hiroshima na kung saan galing ang team sa dalawang talo against Nagoya at nakadalawang panalo lamang in their last 5 games. Samantala ang Shiga Lake Stars naman ay galing sa tatlong sunod-sunod na talo pero parehong 2 wins in their last 5 games. And now let's dig deeper with the numbers. At titingnan naman natin ang iba pang mga numero upang maintindihan natin kung gaano kalaki ng agwat between the two protagonists. Sa scoring ay nag-average ang Hiroshima Dragonflies ng 84.6 points per game compared to only 77.5 points per game ng Shiga Lake Stars. Well, dito pa lang ay siguradong panalo na naman ito ang Hiroshima Dragonflies at game di panalo kay Kai Soto. Although pagdating sa rebounding, ay insignificant lamang ang lamang ng Shiga Lake Stars na mayroong 32.7 rebounds per game compared to Hiroshima Dragonflies na mayroong 32.3 rebounds per game. So mayroong slight advantage dito ang team ni Kiefer Ravenna and thanks to Ivan Bova, ang hawking import ng Shiga Lake Stars who is averaging 10 rebounds per game. At sa assist naman, steals and blocks ay napakadikit ng mga numero at sa scoring lang talaga napakalayo ng difference. Kaya it is imperative for Kai Soto to control the rebound upang masiguro ang panalo ng Hiroshima Dragonflies. Ang pinakamalaking puhunan talaga ni Kai Soto ay ang kanyang aggressiveness. Kapag aggressive si Kai Soto, ay napakarami niyang magagawa sa loob ng basketball court kahit hindi siya mapapasahan. Hinihigop kasi ni Kai Soto ang depensa towards him kaya magiging easier ang trabaho ng kanyang mga kakampi. Pero siguradong hindi magpapatalo si Kiefer Ravenna and I have a feeling na maganda ang ipapakitang laro ni Kiefer Ravenna versus Kai Soto. At dapat bantayan ng maigi ng mga guards ng Hiroshima Dragonflies si Kiefer Ravenna dahil alam naman natin na mayroong ability si Kiefer Ravenna na mag-take over ng isang laro. Pero siguradong hindi rin papayag si Kai Soto na matalo ang Hiroshima Dragonflies sa isang lower team na Shiga Lake Stars dahil magiging isang malaking dagok ito sa kanilang kampanya at momentum sa kanilang pagpasok sa playoffs. Pareho namang magaling ang dalawang teams pero according to numbers, ay mayroong 93% chance of winning ang Hiroshima Dragonflies kaya isang Kai Soto game day panalo na naman ito. Kai Soto versus Kiefer Ravenna. Ito talaga ang inaabangan na pagtatapat. Ang dalawa sa pinakasikat na players
na naglalaro ngayon sa Japan B-League. Pero sila ring dalawa ang mayroong pinakamaraming mga bashers online. Kaya napaka-interesting ang onang encounter ni Nakai Sato at Kiefer Ravenna dahil alam naman natin na si Kiefer Ravenna ay isa sa mga pinakaunang PBA star na nagpunta sa Japan B-League. At wala sigurong Pinoy basketball fan na hindi kilala si Nakai Sato at Kiefer Ravenna. Ang Kai Sato vs. Kiefer Ravenna encounter, I think it will break all the live streaming records sa Japan B-League. Dahil parehong mayroong pangalan ang dalawang players at pareho pa silang mainstay ng Gilas National Team. At posibleng teammate pa ang dalawa sa darating na FIBA World Cup na gaganapin dito sa Pilipinas. Now let's compare their numbers. Well, hindi nagkakalayo sa scoring si Nakai Sato at Kiefer Ravenna. Nag-a-average si Kiefer Ravenna ng 10.4 points, samantala si Kai Sato ay nag-average naman ng 10.7 points per game. Napakadikit ng kanilang scoring, although hindi rin matatawaran ang nagagawa ni Kai Sato sa depensa at sa rebounding na kung saan nag-average siya ng 6.8 rebounds and almost 2 blocks per game. Although hindi naman magkaposisyon si Nakai Sato at Kiefer Ravenna, pero hindi rin maiwasan na magkatapatan ang dalawang players off switches and cross matches. And it is interesting to see kung kakayanin ng lateral defense ni Kai Sato ang advantage ni Kiefer Ravenna sa speed and quickness. Alam naman natin na very shifty itong si Kiefer Ravenna, kaya malaking challenge ito para kay Kai Sato pagdating sa depensa. Although based sa mga laro ni Kai Sato lately, ay hindi na masyadong problema ang lateral defense niya dahil nakakasabay na siya at mataas na ang kanyang intensity at ang kanyang energy. Very aggressive na ang laro ni Kai Sato, especially sa depensa. So sino kaya ang mananaig at mas maganda ang ipapakita sa tapatang Kai Sato at Kiefer Ravenna? Well, siguradong motivated itong si Kiefer Ravenna knowing na nakatutok ang lahat ng mga Pinoy basketball fans at yak extra motivation ito ni Kiefer Ravenna na talunin si Kai Sato. Pag mas maganda ang lalaroin ni Kiefer Ravenna, ay siya ang magiging headline kinabukasan sa mga sports news. Pero siguradong hindi naman magpapatalo si Kai Sato sa veteranong si Kiefer Ravenna, especially dahil galing sa dalawang talo ang Hiroshima Dragonflies at siguradong gugustuhin manalo ni Coach Kyle Meeling at ng buong team. Dapat ay babalik na ang bangis ng Hiroshima Dragonflies sa kanilang last 5 games sa elimination round upang maganda ang kanilang momentum going into the playoff na kung saan hangad ng team na kunin ang kampyonato.